guys, welcome back here on my YouTube channel. And sa video na to, it's about book series. So I decided to create a book series on every Saturday. So mag-upload ako ng mga reviews ng mga book na binabasa ko, and hindi ako magre-reviews ng mga hindi ko pa nababasa na book. Dito sa ating first book series na i-review is walang iba kundi this book, which is The Atomic Habits. Kaya ako na-discover yung book na to dahil one time, meron ako napakinggan na isang preaching ng aming pastor, and isa sa mga narecommend niyang book dun sa preaching niya is about Atomic. Meron kasing topics about habits, and na-curious ako dahil sinabi niya yung title ng Atomic Habits by James Clear. So ako naman, ang ginawa ko pag uwi ng bahay, Sunday yun, pag uwi ng bahay is nag-search ako about the title of the book. Una ko nakita is Amazon. Available siya sa Amazon, pero kailangan kong ipaship dito sa Pilipinas, and magbabayad ako ng shipping fee ng around 500 pesos, mga ganun. Bukod pa dito sa book na babayaran ko. So, ang ginawa ko is, nag-search ako sa Lazada. Buti na lang, available siya sa Lazada. And I think less than 1,000 yung bili ko dito. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba ng video na to. So, let's start on this book series. Atomic Habits. So, sobrang curious talaga ako. Atomic, ibig sabihin parang automatic ang dating sa akin. Automatic Habits. And ang pinaka main goal ng book na to, actually, mga 9 chapter na yung nabasa ko. And sobrang dami niyang chapter. Talagang sobrang dami mong matutunan dito on building a habit. So, hindi natin to kayang i-review lahat. And pipili lang tayo dito ng chapter na pwede kong i-discuss sa'yo. Una is itong, and ang pinaka main goal ng book na to is to build a habit and break the bad ones. It's a routine or behavior that is performed regularly and in many cases automatically. And alam naman natin, syempre, yung habits na meron tayo, yung mga bad habits na meron tayo. Example, ikaw is manginginom, no? Hindi mo alam na automatically na talagang lagi mo na lang siyang ginagawa. Isa pa sa mga bad habits na mapapansin mo is kung ikaw is nag-yoyosi. Hindi mo siya matanggal-tanggal kaagad. Isa pa sa gaming, kung ikaw is habit talaga sa pag-games. So, isa yun sa mga bad habits na sometimes automatically na talagang ginagawa natin at hindi natin alam na nandun na pala tayo, na lagi natin siyang ginagawa. Sabi din dito, the quality of our lives often depends on the quality of our habits. Kung ano yung habits na ginagawa mo ngayon, it will affect yung results mo tomorrow or in the future. Alright, so pag-usapan natin, sabi ko kanina, why small habits makes a big difference. Sabi natin on transforming your habits, or meron kang magandang ginagawa, and improving a 1% every day in 1 year, no, kung ito-total mo siya, it's around 365. So, ibig sabihin, 365 more improve ka dun sa habits na ginagawa mo. Parang sa pag-exercise, di ba, sa mga nag-workout, talagang makikita mo yung changes nila. At hindi nangyayari ng 1 week, 1 month lang. Talagang consistent yung kanilang habit na mag-workout. So, if you do 1% worse every day, so in 1 year, meron ka 365 worse. Hindi naman ito mabilisan. Yung habit is hindi naman siya shortcut. Small habits compounds over time. Parang sa stocks, di ba? Nag-invest ka sa stock market. Hindi naman siya pwedeng 1 year, 1 month, may tubo ka na or may profit ka na dun sa investment pa sa stock market. Like success, success is not a result. Success is a product of your daily habits. So, kaya ka naging successful, kaya successful yung project mo or yung meron ka mang ginawa, nakuha, na-achieve mo siya, dahil dun sa daily habits or sa daily routine na ginagawa mo, kaya mo siya nakuha. And makikita mo rin dito, your habits can compound for you or against you. Yan. Productivity habits compounds. Negative compounding naman is stress compounds. Kung palagi kang stress, magko-compound yan. Madadagdagan at madadagdagan yan. Pero kung productivity yung habits mo, magiging more productive ka pa. Second is knowledge compounds. Yan. Siyempre, the more na natututo ka, the more na naghahanap pa ng new knowledge, new wisdom, new skills, nagko-compound yan. Negative thoughts compound. Yan. Next is relationship. Yan, nagko-compounds din yan. Siyempre, once yung relationship mo is maayos sa anak mo, sa asawa mo, sa parents mo, nagko-compound yan. Huwag ka dun sa negative compound. Instead,
focus on positive compounding. And isa pa sa mga natutunan ko dito sa book na to, sabi dito is, forget about goals. Ayan, pakita ko sa'yo. Forget about goals, focus on system instead. And sobrang aha, talagang nagulat ako na may ganun pala. Forget about goals but focus on system instead. Okay, paano nangyari yun? Sabi dito, problem number one, winners and losers have the same goals. Alam naman natin, syempre, yung mga nananalo at natatalo sa isang sports, meron niyang same goal. Meron silang isang goal na gusto ma-achieve. Diba, sa running contest, isa lang naman yung goal nila is makarating dun sa finish line. Diba, so sinasabi dito, winners and losers have the same goal. So, hindi mo kailangan mag-focus dun sa goal mo. Instead, focus on a system. Number two problem about goals is achieving a goal is only a momentary change. So, hindi siya lifetime momentary change. Ibig sabihin, achieving goal is only changes your life for a moment. Hindi siya yung lifetime. Pag na-achieve mo yung goal mo, mag-hit ka pa ng another goal. Diba? Parang sa success goal mo, kung pag na-hit mo yung goal mo na to this year, this month, meron ka pang ini-aim. So, momentary changes lang siya. So, next problem about goal is goal restrict your happiness. Sometimes, may mga goals tayo na kapag hindi natin siya na-achieve, nagkakaroon tayo ng, minsan, nalulungkot tayo, hindi natin ma-accept. Isa sa mga nagustuhan ko about sa sinabi ni James Clear is, the purpose of your goal is to win the game. And the purpose of building a system, which is yung habits mo, is to continuously win the game. So ikaw, kung nahihirapan ka mag-build ng habits, hindi mo kailangan pilitin. So isipin mo ano yung system na pwede mong gawin. And you can apply yung pagising sa umaga. Okay, so pwede mong gawin sa habit para makapag-create ka ng system. Hindi naman kailangan buong araw. Pwede mong iset yung habits mo sa pagising mo sa umaga, tapos ano yung gagawin mo in the first 2 hours, 3 hours. So dito sa book nga, skip na lang natin dito sa page 62 ng Atomic Habits, meron ditong tinuro about the habit scorecard. And then yung idea nito is like a train sa Japan. And yung train dun sa Japan, meron siyang tinatawag na process, which is yung pointing and calling. It's a system na tumutulong dun sa mga nag-ooperate ng train sa Japan para ma-make sure nila yung safetyness ng mga pasahero nila. Alam mo naman sa Japan, napaka high-tech and yung train dun is hindi pinapagana ng tao. System ang nagpapagana dun. Automatic system, kumbaga. I believe in this idea na kayang-kaya natin itong i-apply on building a good habits. For example, ako before, bago ko simulan basahin yung book na to, before, gumigising ako ng minsan late na, minsan 7, 8, kung minsan naman 9 or 10. Inung nabasa ko yung book na to, I get a wake-up call na kailangan i-apply ko yung natutunan ko dito sa books na to. So, I decided to create a habit. So, ang ginawa ko is, nag-set ako ng time kung anong oras ako gigising and pagkagising ko, ano yung gagawin ko. So, ang ginawa ko, I build a system, which is yung na-discuss ko sa'yo kanina. The problem is not your habits. The problem is a system in place. So, ang ginawa ko is, every day, I wake up around 4:20 a.m. So, syempre, mag-a-alarm ka. Hindi mo naman masasabi na exactly magigising ka ng ganung oras. So, I set a alarm around 4:20 a.m. And once na nag-alarm, kukunin ko yung alarm clock or sa cellphone ko, i-turn off ko yung alarm. Next naman is after ko ma-turn off yung alarm, gagawin ko is diretso ligo na. So, ligo na para walang mainit na tubig, walang hot shower, basta kung ano lang, kahit malamig yung tubig, mas maganda yung cold shower para talagang gising na gising ka. After nun, after mong maligo, syempre, mag-toothbrush ka, mag-deodorant ka, tapos yung towel, isasampay mo yan para matuyo. After maisampay yung towel na ginamit mo, next naman is magbibihis ka na. After mong magbihis, ang gagawin ko naman is magtitimpla ng kape. Okay, so syempre umaga magtitimpla ako ng kape. After kong magtimpla ng kape, pupunta ako dito sa office ko. And then, yun, bago gawin yung lahat, I read devotion and prayer. Next afternoon is I choose a book, which is yung target ko is weekly. At least makatapos ako ng 1 to 2 books every week. Every week I shoot a video about book series kung saan i-review ko yung mga books na nabasa ko or yung ano yung mga natutunan ko dun sa books na yun. So next after ko mabasa yung book for around 30 minutes to 1 hour, around 6 a.m., 6:30 a.m., I go to my work. So, ano gagawin ko na yung mga dapat kong gawin? Yung mga success list ko for today na kailangan kong matapos.
isa sa mga mabibigay kong tips sa'yo on building a habit, on creating a system, huwag kang mag-create ng sobrang daming to-do list or yung mga tasks na gagawin. Focus only on one main. Ang tawag ko doon is hindi yung to-do list. Instead, tawagin mo siya ng success list. Ano yung dapat mong gawin today na kailangan mong matapos? For me, isa sa mga goal everyday is makapag-create ng video. So, yun yung first success list na nasa akin. Second thing is a success list ko is to check my campaign kasi meron ako mga advertisement for my own products, physical products na binibenta ko. And sa business ko, iyon yung ginagawa namin. So, minomonitor ko siya, chine-check ko yung mga advertisement, another process, and then turn on sa success list ko. After kong magawa yung first and second success list ko, doon ako mag-check ng emails and doon na rin mag-check kung meron bang important message on my messenger. Hindi ako nag-Facebook every morning, hindi ako nanonood ng YouTube every morning. I focus only on success list na kailangan ko matapos. Ang tawag din is deep work. Gawin mo yung mga dapat mong gawin today bago ka mag-focus dun sa mga ibang bagay. And makikita mo dito on building a system, hindi naman talaga siya kailangan mong gawin biglaan. Sa mga key na nakita ko dito, yun nga is on building a system. Hindi problema yung habits. Ang magiging problema lang talaga is building a system. And meron din ako nabasa na book about business naman yun. And soon, gagawa rin ako ng review about the book na yun. And ang book na yun about business, about the title nun is The System Builder. That's it. And I hope na marami kang natutunan here on my short video about this book review. Yan, Atomic Habits. So if you are interested, maglalagay ako ng link sa baba ng video na to. Check mo lang, available to sa Lazada. Kung plano mo naman bilhin sa Amazon, ilalagay ko rin yung link sa Amazon. And available dito sa Kindle and Audible. Pwede mo siyang pakinggan. Meron din akong Audible or yung audio version nito. And pinapakinggan ko siya sa sasakyan kapag nasa biyahe ko para ma-review ko yung mga topic. Alright, so that's it. Thank you so much for watching. This is Jay. Make today better than yesterday. And God bless. Buy this book.